Na malengke na naman kami ng Pinoy food, kaya tara, buksan na natin. Alam nga ni Charlie and Chino na meron kaming parating na delivery. At sinabi ko din na Filipino food yung dadating, kaya expected nila merong steak-o. Kaya naman, abangers din silang dalawa. Tamang-tama kasi merong free delivery dito sa amin. And weekday nga, kaya naka-order ako ng gulay. Pagkadating nga din, dali-dali nang binuksan ng twins itong box. At hinahanap na nila kung ano ba yung gusto nilang makita. Yun nga lang, walang steak-o dito sa binila namin. And wala ding Choco Mallows. Dun sa isang store sana ako o-order kasi meron silang Choco Mallows at Stick-O. Kaso gusto ko din talaga itong mga gulay. So siguro next time dun naman sa kabila. Anyway, meron ako nabili dito na Super Sticks. And kinakain din naman ito ng twins pero mas gusto talaga nila yung Stick-O. Pero better than wala kaya bumili na din ako nito. Ang sweet din ni Charlie kasi inuna niya talagang bigyan si Chino kaysa siyang kumain. Bukod dyan, binilihan ko nga din pala sila nitong Flat Tops. And isa din to sa favorite ko noon. Bukod dito, may in-order din ako mga frozen food. At ito nga ang aking paboritong isda. Lalo na yung chan nito. Diyos ko, nakikrave na kaagad ako. And then, bumili na din ulit ako nitong chorizo. And ito nga yung kinikrave ko noong mga nakaraang araw. Puro kasi kami meat, kaya gusto ko talaga ng gulay. And ito naman yung paborito kong gulay, yung ampalaya. Gustong gusto ko talaga ang ginisang ampalaya, lalo na pag medyo malutong pa. Alam ko, marami sa inyong hindi kumakain ito. And then, bumili din ako ng isang tali ng sitaw. Magiginata ang kalabasa at sitaw sana ako, kaso wala na daw kalabasa. So, suggest naman kayo kung ano masarap na luto sa sitaw. Dito, inaasar ko pa nga si Charlie na pwede niya itong gawing buhok. Bumili nga din pala ako nitong mga siling. So, sa amin, ang tawag dito is siling tulis. Hindi ko alam sa iba, ano ba sa inyo ang tawag dito. Bumili nga din pala ako ng sayote kasi mahilig ang twin sa tinola. And itong lemongrass din pag natripan ko mag-inasal. Naubusan na nga din pala kami ng pancit canton kaya ito't nag-restock na ako. So, itong yellow, ito naman is paborito ng kanilang daddy. Itong calamansi flavor, ito naman ang gusto ng twins. Tapos ako naman, ang gusto ko may konting anghang kaya akin tong chili mansi. O, ikaw ba, anong paborito mong flavor sa pancit canton? Sa may sabaw naman, ang paborito ko talaga itong lomi. Sobrang sarap niyan, lagyan mo lang ng egg. Natuwa nga din pala ako dito sa binili kong isang kilong malagkit. And naalala ko before, pag umibili ako ng kilo-kilong bigas, ganito yung itsura. Diba, nung bata ako, ganito yung binibigay sa akin ng tindahan. And kinuwento ko na nga din kay Charlie and Chino. Tuwang-tuwa din siya kasi makakapaglugaw na ulit siya. Chinichika nga din ako dito ng kanilang daddy. At pinapakita ko pa itong aking suka. First time ko matatry yung ganitong may timpla na at hindi ko nga sure kung masarap ba. Sabi ko pag nawalan ako ng sili, pwede kasi akong kumuha na lang dito. And then, nag-ada din ako ng toyo. Siyempre, hindi din mawawala ang banana ketchup. Paborito ko naman itong sausawan sa tortang talong. Siyempre, panglagay din sa spaghetti or mga barbecue. Ngayon nga lang din pala ako makakapag-try ng ganitong bihon. Before kasi ang binibili ko, yung para mga rectangle-rectangle siya. Gustong gusto ko din talaga yung lasa ng rebisco na strawberry. Plus, bumili na din ako nitong toyong bulaklak ng saging. Kumuha na nga din ako nitong Filipino style na spaghetti sauce. Tapos, ito nga pala yung ginagamit kong langka na nasa lata. Kung nagkikrave naman ako ng ginataan, ito yung mga ginagamit ko. And ang sarap nga yan sa mga ginataang ulam. Yun lang, wala ng green na sardinas, kaya itong red na lang yung nabili ko. Di ako sure, pero siguro pwede itong ilagay sa kwek-kwek, no? Anyway, ito na ang twins. It's so yummy. Super busy na silang kumain ng Super Sticks tsaka nga nitong Flat Tops. Tapos natawa ko dito kasi balak nang umalis si Charlie. Kaso naalala niya yung Super Sticks kaya ayan, bumalik. Naging bonding na talaga namin yung pag-open ng mga Filipino food. And syempre, isa-isa naming tinatry at pinagsasaluhan after namin mabuksan. Diba? Craving satisfied na naman.